Yung ata, birthday ko ngayon, pabati naman ako. Nilipas din yan, kuya. Oops! Sa Dearlicious, walang birthday na lilipas dahil birthday nyo ay mahalaga. Hindi dahil nagawa tayo ng cake, kundi ito yung araw kung kailan tayo isinila. Sa kaarawan, hindi naman mahalaga ang magarbong handaan. Pero yung ipakita mo na binavalue mo kung kailan ka isinila, ito yung kayamanan na hindi nababayaran. Hi, CC! Basketball team tayo for today's video. Kung first time kang gagawa ng basketball net, medyo tricky talaga siya. Aakalain mo talaga na fondant siya na pinagbuhol-buhol. Pero bago ko ginawa to, nag-search ako. Hindi pala talaga kailangan siyang buhulin. Isang haba ng fondant lang pala ang kailangan. Then, ikaw na yung mag-curve. Then, lalagyan mo na lang ng lock sa bawat fondant na magkadikit. Medyo napataba nga yung fondant ko dito at napalaki yung ring. Pero kay Rebels na yan, ang mahalaga, nagmukha siyang medyo ring. Matrabaho lang talaga siya kasi iisa-isahin mo. Pero nakakatuwa siyang gawin kasi madali lang naman pala. Ang mahirap lang ay yung pag-roll ng fondant pahaba para magkaroon ng net. Kada roll ko kasi inapuputol, kaya ewan ko ba, yun lang yung challenging sa akin. Nakalimutan ko palang maglagay ng orange na icing sa baba. Kaya kung mapapansin nyo, inangat ko na lang yung nailayan nung para hindi natin siya matakpan. Maganda kasi kung nakalitaw yan. Umamit lang ako dyan ng round piping tape para maganda yung pagkakapal. Bali, ito pala ay soft icing cake with fondant details and printable toppers. Yung order pala sa atin ng cake ay from German pa. Pero yung anak niya ay nandito kasi sa Pinas. Thank you so much po for trusting Dearlicious. Ito na pala ang finished product. May kasama nga pala yan ng 1 dozen cupcakes na mayroong printable toppers lang din. Kung nagustuhan niyo yung cake na to, parate na lang 1 to 10. Thank you so much for watching. Babush!